Kapag gabing lahat ay natutulog, gising ako at dito ay laging naghihintay. Baka sakaling may dalang pag-ibig, ang araw pagsikat niya ngayong gabi. Dito sa aking mundo, gabi kong sumikat ang araw. Sana'y mayroon na siyang hatid na pag-ibig na lagi ko na lang hinihintay. Gabi kong sumikat ang araw sa mundo ng mga nangangarap kahit gising. Habulin mo ang gabi, naroon ang araw. Ang araw ng pagsilang ng wagas na pag-ibig. Akuin mo ang pag-ibig, naroon ang tuwa. Ang tuwa ng isang mukhang minamahal. Dito sa aking mundo, gabi kong sumikat ang araw. Sa mundo ng nangangarap kahit gising. Ano ba ang mga bituin? Luha ba sa langit? Ano ang mga ulap? Mga hugis ng pangarap. Dito sa aking mundo, gabi kong sumikat ang araw. Kung ako ang iyong gabi sa mga araw, at ikaw ang aking araw sa gabi, pagsamahin na natin ang mga panahon, buhayin ang pag-ibig na walang kapantay, habang gabi kong sumikat ang araw. Ang taong gipit, kahit sa patalim ay kakapit. Ito ay isa sa kasabihan nating mga Pilipino. Tunay na laganap na sa ating paligid ang sari-saring mga bisyo, iba't ibang uri ng trabaho, na para sa iba ay masama, ngunit para naman sa kanya ay tama, sapagkat ito na lamang ang paraan para mabuhay. Sila ang mga lalaking bayaran, o mga male prostitutes. Ano nga ba ang kalagayan ng isang lalaking sa dilim ay nagkukubli? Pag-apply ako rito, sumali ko ng contest, man of the year. Kasi si Marvin nag-start yan as a candidate ng isang contest namin, ano, yung man of the year sa male modeling contest. Isa siya sa monthly winner namin, naging grand finalist siya, tapos turned out, bodybuilder pala yan. So, nakita kong may potential siyang magsayaw, pinagsayaw na namin. Siyempre, isipin mo, kailangan kumita ka ngayon ganyan. Siyempre, kahit nahihiya ka, isipin mo, trabaho lang. Wala ka namang ginagawang masama. Well, the immediate problem is economics. People need money. Young people need money for a number of reasons, to study, to help their parents and things like that. And they find out that they can sell sexual services in the market and there is a price that they can get for that. So you can see it as the body as a product to sell. Kumbaga sa ano, mas madali dito dahil malaki rin ang budget dito. Mga babae, mga gay, mga bakla, ganun. Anong mga age range nila? Merong mga pupuntang babae. Merong mga bata pa, mga 18. Maraming pupunta rin sa mga bata pa. 18. Merong pupunta na line of 3, mga 34, mga 40. We don't encourage them to go out. Dahil kami dito, one of our policy yung nagkakaroon kami ng medical check-up every 3 months. So, ayaw namin magkaroon ng... Pag nagkaroon ng isa dito, pwedeng magkaroon na rin lahat. I think the first reason you can give is the spread and the penetration of capitalism as an economic system. You see, in capitalism, what has happened, one of the effects of a capitalist economy or a capitalist society is that you need you belong to a cash economy and all our lives are dependent on a cash exchange. Pero ang ganda lang ako. Ang ganda lang. Di bali, may naging ano ko, naging customer ako. Naloko siya sa akin.
binigay niya sa akin lahat hanggang sa nagbigay siya ng sasakyan sa akin. Nung malaman niya may girlfriend na ako, binawi niya lahat sa akin. Wintas, bracelet, pati yung kotse binawi niya. Hindi na kita sa kaya. Hindi, wag na. Kaya ko na sarili ko. Sigurado kang kaya mo na? Kaya ko na. O sige na, ayos na ako. Babay. Ingat. Hi, Marvin. Hindi ka na pala. Apaga ka. Tama-tama, naganda ako. So, galing pala dito. Nagluto kita ng paborito mo. Punyeta, mag-usap nga tayo ng matino. Pinsan ko lang yun. Mahang palang tibitin sa doon. Nagmamaang-maangan ka pa? Okay naman, pinsan ko lang yun. Napakasiloso na naman. Putang ina mo! May usapan tayo? Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Binigay ko sa'yo ang lahat. Lahat ng kailangan mo. Pera, kotse, damit. Pinaligaya kita. Hayop ka. Hinahal kita. Putain ang pagmamahal to. Tapos silang isuka ng lipunan. Nakakadiri talaga sila. Ito talaga is immoral. Hindi lang immoral, kundi wala silang pagkalalaki. I mean, lalaki is... Anong matatawag mo sa kanila? Lalaki? Or hindi sila lalaki talagang tunay. Madumi nga tingnan, hindi tama tingnan sa, ano, sa mata ng tao. Pero sa kanila siguro tama yan para sa kanila. Makitid lang utak naman. Kala kasi nila, porke pumasok ka sa ganito, marami na ang ano mo. Pero hindi nila alam. Ang hindi nila alam, napasok ka lang dito dahil, siyempre, sa kahirapan nga lang, ano, ng buhay, di ba? Maraming may tinapos ngayon, pero hindi naman makakuha ng trabaho. In general, ano, I mean, kayo, no? Maswerte kayo, nag-aaral pa kayo. Malas nila, hindi sila nakapag-aaral. Pero maswerte rin sila, dito sila napasok. Hindi sila naging kriminal, hindi sila naging magdanay. So, dapat tingalain niyo pa nga sila dahil kahit papano, binubuhay nila ang pamilya nila sa ganitong paraan, hindi sa masamang paraan. Trabaho lang. Trabaho, walang walang personal. Iba't ibang dahilan, iba't ibang pananaw. Tunay ngayong bawat tao ay binigyan ng karapatan para mabuhay. Maging tama man o mali, para sa sarili o sa paningin ng tao. Ngayong nasaksihan na natin ang isa sa kanila, sino ba tayo para humusga? Sadyang mapaglaro ang buhay ng tao. Mailap ang kapalaran, walang tiyak na patutunguhan. Ngunit kaibigan, sabihin mo, kasalanan ba ang mangarap? Mga Adonis, hanggang kailan mananatili sa dilim?
Amin!